What up guys? Welcome back dito sa aking channel, no? Choki nga pala ang inyong lingkod. Wow. Anyways guys, no, kung kayo ay bakasyon na and gusto nyo magtingin na ng ticket, no, ng ganito kaaga. Well, actually parang kami, bakasyon na kami. Pero syempre, dahil mga anak si Mila, di ba namin alam kung kailan ulit kami makaka-uwi, no? Pero anyways, kung ticket dito ka sa US, no, somewhere, anywhere sa US, baka sakaling makatipid ka ng ticket pag gagamitin mo yung website na to, no? Pero anyways, hindi to, ano ah, hindi to sponsored or kung ano man. Ano lang to, parang instead na mag-book kayo sa, anong tawag dito? Travel agency or sa mga direct airlines. So, pwede itong gawin yung alternative, no? Kung hindi naman kayo, ano, sa mga miles, mga airlines, no? Pwede nyo siyang gawin alternative. On the spot, makukumpara nyo yung prices ng mga plane ticket dito, no? Depende kung saan kayo pupunta, US or kung saan man. Pero, kaya, ito yung nire-recommend ko. Kasi nga, ang maganda dito is all-in-one na siya, no? Kumbaga, isang search mo, maraming airlines na yung lalabas agad. So, ikaw, makukompare mo siya agad kung ano yung pinakamura sa pinakamahal. And may kita mo rin siya agad kung yung mga connecting flights niya. Di ba may mga layover tayo na tinatawag na may transfer ka sa ganitong lugar. Kumbari kami, Las Vegas, papuntang LA, tapos pa Manila, gano'n. Yung parang gano'n ba? May kita mo na agad eh, kasi siya na rin yung gagawa ng connection para sa'yo. Kung medyo malayo ka man sa main airport, no? Pero anyways guys, kung bago lang kayo dito sa channel ko, welcome sa inyo and tara, pakita ko sa inyo kung anong website yung ginagamit ko. So yun nga guys, no, ito yung ginagamit ko, no? Lagay nyo lang dyan, Chipo Air. Pero, tip lang, huwag nyo gagamitin yung normal na browser, no? Gumamit kayo ng incognito para hindi nasisave yung cookies nyo. So, kung ano yung cookies, ibig sabihin kasi, no, nasa-save kasi yung mga choices nyo. Kunwari, pumili kayo ng specific dates na, kunwari, mga, sabihin natin, April 1 to ganyan, nasa-save kasi niya eh. Kumbaga, parang, yung website is sinasave yung mga choices mo. So, minsan, nangyayari, pag bumabalik ka, medyo tumataas na yung price ng plane ticket, no, kasi alam nila na gusto mo yun. So, ang gawin nyo na lang, punta lang kayo dito sa tatlong dot sa gilid. Yung Google Chrome yung gamit nyo, punta lang kayo sa incognito. Ayan, para hindi nasa-save yung cookies nyo, no? Tapos type nyo lang Chipo Air. Eto siya. www.chipoair.com chip/flight_tickets. So ito, pinakauna siya. Ayan yung pinutin nyo. And then, may kita nyo na siya agad, no? So parang sa amin, dito kami manggagaling sa Vegas. Yung Las Vegas to Manila. Ayan. Tapos, pili na kayo ng dates. Kunwari, gusto nyo umuwi ng April or May. Sabihin natin May. May, sabihin natin 7 hanggang end of the month ng May. So, ang sabi rin daw nilang pinaka-cheap, hindi naman siguro pinaka-cheap, siguro cheap, ang pinaka-magandang day mag-book is Tuesday and Wednesday. And Thursday ata. Hindi ko lang sure yun na, pero tignan natin ngayon. Ano ba ngayon? Tuesday ngayon, sakto. Ewan ko lang. Tapos, ayan, no. Napakadali lang kasi sobrang straightforward niya, no. Input nyo lang kung saan kayo manggagaling na airport, kung saan kayo papunta, tapos yung dates, tapos kung traveler ilan. So, kunwari, mag-isa lang kayo, no. Gusto nyo lang mag-vacation sa Pilipinas, no. So, search flight tayo. Flights only lang, pindutin nyo doon. Kaya lumabas yun. So ayun, makikita nyo yung mga logo na dumadaan. Iba't ibang logo ng airlines. No? So nakikita nyo na rin siya. So parang feeling travel agency na rin kayo. No? So ayan, lalabas na siya agad. So kung makikita nyo dito sa taas. Ayan. Ayan yung mga airlines na yung ano na siya eh, parang ascending order. So yung pinakamurang ticket sa hanggang sa pinakamahal. Kung hindi naman kayo tawag dito, kung flexible naman kayo na okay lang sa inyo na maraming connecting, then medyo mahaba yung wait, for sure medyo mura nyo makukuha. So sa ngayon, sa date na pinili natin kunwari, ang pinakamura na lumalabas is itong 976, which is Frontier, pero may halo to, imposibleng Frontier lang yan. So ito yung pinakamura, 976. Ito, Singapore Airlines, pangalawa. Ayan. So, makikita nyo rin siya, no? Ayan. Singapore.
So, tingnan natin yung sample ng flight details niya, no? So, ayan, for example to, ah. Medyo mura kasi siya, kaya marami kang dadaanan. So, dito sa ano, pinakauna, kunwari kami, manggagaling kami ng Vegas, no? Ayan yung magiging schedule, no? Tuesday, May 7, yun yung choice ko. Tapos, from dito sa Vegas, nakalagay naman siya, di ba? 9:54, tapos darating kami ng 11:34. Tapos, kung makikita nyo yung layover, medyo mahaba, di ba? Ito, 10 hours and 31. And yung sinasabi ko sa inyo na kung flexible kayo na, kung willing kayong mag-antay and maraming daanan ng airport, pero makatipid, parang ganun, no? Compromise nyo na lang kung ano yung okay sa inyo. And makikita nyo rin dito, ito yung common na tanong sa isang vlog ko, no? Kailangan pa bang ilipat yung mga bagahe? So, ayun na nga. Upon booking naman, ito parang ganito, makikita nyo na kailangan nyo siyang ilipat, no? So, ang ibig sabihin nito, from Vegas to San Francisco, kailangan namin, hindi kailangan namin, di pala, sample lang pala to. O, kunwari, no? From yung mga bagahe ko from Vegas to San Francisco, kailangan namin kunin sa San Francisco. Or kailangan kong kunin sa San Francisco yung baggage ko. Tapos, i-check-in ko ulit siya ng panibago. Ganun siya. So, ayan, no, baggage alert. The selected airlines don't have baggage agreement. Usually kasi yung iba, meron na automatic na na pagdating mo doon, sila na maglilipat ng mga bagahe mo. May mga ganun na connecting eh. Parang yung ginamit namin dati. Alaska Airlines, tapos Singapore. Ano na automatic na. So, once na pagka-check-in namin ng mga baggage namin dito sa Vegas, kinuha na namin sa Manila na, no? Diretso na. So, ayan lang yung cons, di ba? Yung may mga cons. Nakalagay kasi, ayan, no, cheapest, 976. Pero subukan natin itong China Airlines. Tingnan natin. So, expand lang natin, no? Flight details. So, kung makikita nyo, wala nakalagay na baggage alert. So, ibig sabihin dito, automatic na malilipat yung mga bagahe nyo na chinek-in nyo kung saan man yung origin na airport nyo, no? So, parang ito, May 7 din, 6:51 to 8:13 p.m. Ito naman, hindi San Francisco, LAX. So, ang Alaska, maganda siyang pang, ano, no, pang connect-connect kasi ano na siya, automatic niya ng ililipat yung mga baggage mo kung saang airlines man yung kasunod mo. Kumbaga sa upon check-in mo, nakalagay na dun sa tag na ilalagay sa bag mo yung final destination. Kaya, diretso na. Yun yung maganda. Yun nga lang, di ba? Parang pros and cons. Ito, medyo mas mahal lang siya ng kaunti. 1,049 plus taxes pa yan. Ay, yung sa Singapore Airlines, 976 plus taxes. Konti lang yung difference, no? Pero, ayun, sabi ko nga, magdedepende sa inyo. Kung anong okay sa inyo, no? So far sa amin, ang na-try namin is Alaska and Singapore na connecting. Tapos, ang EVA Air, maganda rin yung reviews ng EVA Air, eh, no? Pwede nyo rin siyang gawin na, ano, na alternative EVA. United, medyo mahal, kaya wala siya, hindi siya lumalabas agad dito. Kung makikita nyo naman dito sa taas, wala yung United dyan, no? Pero may direct na United. Ito, may PAL. Oh, in fairness sa PAL, 1177. Medyo mura-mura to, one stop lang. So, for example, PAL. Pero itong date nito is, tignan natin kung same. Oh, yeah, same din siya. Tuesday, May 7, 8 a.m. hanggang, tapos 9:30 na sa LA na. Tapos may layover lang na 3 hours and 22 minutes sa LA. Tapos, flight na na, ito lang maganda sa PAL, syempre direct, no? Hindi na natin kailangan mag-antay. Pero, ayun. Sabi ko nga, di ba, parang yung ito, 1281, yung Singapore kanina 900 something. Tapos yung sumunod is Alaska. Tapos China Airlines, nasa 1000 something. Ito, 12 something. So, maganda, di ba? Parang nakukumpara nyo siya agad. Kesa pupunta ka sa website ng gantong airlines, punta ka sa website ng gantong airlines. So, ayun, konti lang naman difference eh. Kung iti-check natin tong date na to, sabihin natin May 7 hanggang May 31 din, no? Philippine Airlines.
Yeah, tignan natin kung magkano kung magpaparehas dito 1281. Ito, take note, kasama na dito yung manggagaling kami ng Vegas. Ah. So, dito sa PAL, kailangan pa natin ilagay na from Vegas at lumalabas. Nevada. Las Vegas. Yan. Las Vegas to Manila. Tapos, anong date yung sinample natin dito? May 7 hanggang 31. May 7 hanggang 31. May 7 hanggang May 31. Done. So, ayan. 1. Siyempre, economy lang, no? Di ba, di tayo nakaka-LL? 1. Return. Return din siya, no? So, tingnan natin kung anong lalabas dito. Kung magkano. Tingnan natin kung mas mura ba talaga doon sa Cheapo Air. O, May 7. So, May 7. Ito, 719. One way pa lang yan, 719 na yan, guys. Take note, one way pa lang yan, ha? So, kunwari ito, piliin kong flight na to. Kasama na yung Vegas dyan, no? Ito. 719. And then, continue. Ito naman yung mga flights pa Manila. Tingnan nyo, puro sold out na. So, yung May 31, saan ba to? Anong dito? O, so, kunwari, ito na lang pinili natin, no? Kasi puro sold out na yung iba. Ayan. So, 2205, Hariri, one stop, show flight details natin. Anong date to? Oh, actually, June 1 na nga. June 1 na siya. Wala nang May 31 na ano dito. Available. Puro sold out na ata. So anyways, pero kung makikita nyo yung presyo, ang total dito is 1,493. Pero ito kasi, hindi ko pa sineselect to eh. Wait, close ko muna yan. Hindi ko pa sineselect. So wala pa yung total niya kasama yung taxes and anything, no? So PAL, 1,281. Excuse me. Select natin. Try natin. Tingnan natin kung sino mas mura. Ayan na siya. Ayan na yung total niya, no? So, ayan na siya, no? Ayan na yung total niya. Kung nakikita nyo. Optional yung travel protection. Pero, tingin ko pwede nyo add. Pero, nasa sa inyo na rin yan. Compromise na lang din. So, ayan. Nakalagay na siya. Ayan na. Ano na to eh? Ilalagay na yung names eh. So, total price niya. And taxes and fees. 1,281 na siya. So, sa Cheapo Air, ang total niya, 1,281. Ito. Dito sa PAL is 1,493. So, ang pinagkaiba nila... Actually, hindi ko alam kung ano pinagkaiba, ha? Pero pareha silang American Airlines eh. So, wala to. Nagsasuggest lang siya ng kung anong mas mura ng konti. So, ayan. So, yung difference, 1,493 minus 1,281. 1,493 minus 1,281. So, nakatipid kayo ng 212. Which is mga 10,000 pesos din yan, no? So, ayun. Yun lang, no? Parang, maganda lang tong website na to. Kasi nga, sobrang straightforward niya. Lagay mo lang yung origin, destination, dates. And that's it. And may time din na magsasuggest siya ng mga ibang dates. Pero mas mura. Diba? Parang, ano lang. Basta flexible ka lang sa dates mo. Adjust lang ng konti. Kunwari, gusto mo ng date na 7. Magsasuggest siya ng siguro 8 or 4 pero mas mura siya ng konti, no? So depende rin talaga, so compromise na lang para dito. Ang dami po, 1,286, 1,326 PAL, medyo mura siya ngayon, medyo mura lumipad ng May, hindi ko alam kung bakit, pero anyways guys, yun lang, no? Kung kayo man ay nagpaplano magbakasyon, so pwede nyo siyang gamitin. And ang maganda pa dito guys, marami siyang payment channels, no?
So, kung nasa US kayo, pwede nyo gamitin yung Klarna ata, Affirm, hindi ko alam kung pwede Afterpay eh. Pero maraming payment channels. So, yun yung maganda sa kanya. Hopefully, makapag ano rin, pagbakasyon soon. Pero anyways guys, no, ayun, nakita nyo na yung difference ng dalawa. Hopefully, nakatulong kayo paano. And kung mag-travel kayo, ayun, enjoy, no, enjoy. Maikli lang yung buhay, kaya enjoy lang tayo guys. Ingat kayo guys, and hanggang sa susunod na video. Bye-bye!